Mga guys, may project tayo ngayon tungkol sa Shinshia Roller Spear Gun Trigger Beaters. Ayan guys, yung ating trigger dimension. 2 cm ang upper bend, 3 cm naman ang lower bend. So ang total height niya 5 cm. Yan ang ating seal shaft roller. So ganito yan. May maliit na rollers siya. Yan. Trigger mechanism details, side view. Ang haba ng ating housing 10 cm, yung height sa front 2.5 cm at yung height naman sa rear is 2.5 cm. Itong ating trigger, hindi ito front rear siya kasi dito may design yung ano, kung makikita niyo sa ibang mga vlogger, yung pana nila dito yung bali yung shear shaft sa unahan. Oh, yung sa ating project is sa hulihan, sa rear ang ating pana or shaft. So yan guys. So mas maganda yung reel kumpara sa front. Maganda yung reel. Safety talaga yung reel. Yan ang ating trigger housing dimension details. Bali ito ay plain sheet to. Yan. So ang ating size ng ating housing or plain sheet 10 cm by 70 cm. Yan ang sukat. Pagka tapos ng cutting, bali ang matitira yung extensive na o yung may shaded na pencil ito. So ito ang space na deducted natin. Yan. Pero itong housing natin mas maganda kung mas makapar siya para matibay at saka hindi papartos yung ating bala kasi minsan bibigay, kung manipis bibigay yung ating blade. So delikado yung guys. So mas maganda mas makapar siya, mas okay. Medyo lang may kahirapan na mag-bend kasi yung stainless steel kapag makapal, medyo mahirap-hirap na i-bend natin. So ang kailangan, may torx tayo, iinitan natin yun at saka mayroon tayong yung clamp na vice clamp, vice bench ba yung clamp o yung. So advisable talaga yun para at least
maganda ang pagka-bend niya. Alain talaga. So yung ang kailangan natin vice bend. Yan ang side view ng ating trigger. Housing hole layout details. Yan mga cross-cross na yan. Yan ang ating butas. So ito para sa trigger seal. Ito naman sa spine, rotating spring. Ito naman ay stopper sa trigger. Ito sa ano to, sa seal shaft to. Yan. Dito yan. So ito naman ay lock yan ng ating housing ng trigger. Connected yan sa spear gun. Katulad nito. Ayan guys. Bale, dalawa yun yung pivot pin para hindi gagalaw ang ating trigger. Yan guys. So bale, dalawa yan. So next, ito ang ating Chicago screw. Gagamitin natin ito dito sa trigger shear, pati dito sa shear shaft. Madali itong i-install, pati matibay ito. May screw siya. So, ihigpitan mo lang. Tapos na. So, i-measure. Before i-install mo, i-measure mo yung end-to-end ng ating housing. So, pagka after sukat mo, puputulan mo lang ng, yung tamang-tama dito sa end-to-end ng housing. So, bali, i-reduce mo lang yun. Pagkatapos, easy to install yan dahil na may screw siya. At the same time, matibay siya, guys. Stainless steel to, ah. So yan guys, so ito ang ating spine rotating spring. Yan guys. May available din to sa Lazada at saka sa Shopee, pero wala lang siyang size para sa spear gun trigger. Ito. So, ang ginawa ko, gumawa na lang ako on my own. Yan guys. Ang kailangan mo lang dito is string. So may available naman sa hardware. Yan ang spine rotating spring. Yan ang ating roller, small roller. Ang advantages nito, madali lang siyang easy to reload yung ating blade. Madali lang talaga siya i-reload. Walang kahirap-hirap. At saka very smooth siya, hikalabit. Yan. May tendency yung ating target, yung isda. Kung ipipoint mo yung spear gun doon sa isda, out of 100%, 85 to 95% na tamaan talaga yung ating target. Dahil nga, hindi talaga galaw yung ating spear gun. Ganyan. Pagkalabit mo, hindi talaga yung gagalaw. Bale, gagalaw din pero hindi masyado. Kaya may tendency talaga tamaan talagang isda. At saka kahit malayo, ang kagandahan nitong roller, shear shaft roller, kahit siguro mga 10 feet, pwede pa tamaan mo yung ating target. Yan.
So ito ang ating spear roller, sea roller, 0.8 cm. Yan guys, ito ang ating line reverse. Yan guys, line reverse, 0.8 cm ang width niya. Yan. So yung ating housing is 1.2 cm. Itong sear shaft is 1 cm to. Yung ating roller pati trigger, parehas yan yung thickness 0.5 cm. So kaya ang ang kailangan natin dito, gagamitan natin ng plastic washer. Kasi malaki yung sear shaft, maliit ang ating trigger. So kailangan may dagdag na pang-ipit dito sa ating trigger. So yan. So bale ang support dito sa trigger, spring pati yung ating plastic washer para align yung roller pati trigger, hindi siya aluga. Ayan guys. Kailangan talaga may plastic washer siya guys. So yan ang front view ng ating trigger. Yan guys. Sana guys may natutunan kayo sa ating project na sear shaft roller, spear gun trigger. At huwag kalimutan mag-comment, mag-like, mag-comment, at saka mag-subscribe. Salamat sa panonood sa ating project. Inulit ko sana may natutunan kayo sa ating project ngayon tungkol sa spear gun trigger. So salamat guys. God bless.